Magandang araw mga Manila Tawengka. Ako po si Patrick Jan Katudan from 3CRI-A1-11. At ipapresent ko po ang soil analysis. So bago po tayo mag-proceed, dito muna tayo sa lesson objectives. Define soil analysis. Explain the laboratory test for soil example. So, soil and forensic soil analysis help in criminal investigation. So ano nga bang soil? So ang soil is the upper layer of the earth na kung saan tumutubo ang plants, dark or brown material na karaniwang binubuo ng na naghalong organic clay at rock particles. Ang definition naman ng forensic sa soil ay ang any disintegrated surface material which is natural or artificial. So ang natural ay rocks, minerals, vegetation, animal, matter. At ang artificial naman ay ang glass, paint, asphalt, brick, fragments, and cinders. So sa forensic soil analysis naman, is the use of soil sciences and other disciplines upang makatulong nga sa criminal investigation. Ang soil daw ay parang fingerprints dahil ang bawat uri ng soil na mayroon sa mundo ay may unique properties as identification marker nito. Kaya ang origin ng soil sample ay kaya ma-identify kapag nakuha ito sa crime scene. So ito po ang kahulugan ng pagtulong ng soil sa crime scene. So proceed po tayo sa slide 3. The unique properties of soil. So sediment, color, and structures. So ang sediment ay isang original solid particle material na naghiwalay dahil sa weathering at pagguho. So natatransport dahil sa hangin, tubig, o sa pwersa ng gravity na kumikilos sa mga particle. So dahil sa sediments, physical and chemical alternation na de-develop ang soil. So dahil po sa sediment at sa pagguho po ng mga bato dahil sa mga bagyo at natatransport ito sa hangin. So color indicates its history at ganun din sa compounds na present sa soil. For example, ang white or gray soil ay maaaring naglalaman ng lime or leach na galing sa substances by the action of liquid passing through the substances. So meron ding present na organic material or moisture na sa gray soil at ganun din sa black soil. Ang soil na red at brown or yellow, ang present naman sa kanila ay ang iron. Structure indicates kung ang soil ay nag-compose ng single grain particle or hindi. Dinedetermine ito by the presence of peds. Ang peds na ito ay ang na nagpo-form dahil sa cementing agents such as calcium carbonate na nag-attract sa soil particles upang sumunod sila sa isa't isa to form either barky peds, which is small conglomerates, o kaya naman platy peds, which is flat and sheet-like. So ito pang unique properties of soil. So proceed po tayo sa slide 4. The procedure for collection of soil samples. So collect samples within 100 yards to radius at crime scene. So magko-collect ng sample sa various interval within 100 yards to radius sa crime scene. So collect samples at all possible alibi location. Magko-collect din tayo sa sample alibi location na ibibigay ng suspect sa atin. So collect surface layer only. Magko-collect din ng sample in the most layer o most cases layer ng surface ng soil. So collect standard reference samples at various interval. So importante i-collect ang standard reference sample sa various interval dahil meron tong variation of soil kahit sa particle location. So representative sample of soil at kailangan din ng syempre nga representative example ng soil. So ang soil sample ay pwedeng makolect in different ways depende kung saan naman to na-collect. So kung ang sample ay na-collect indoors or kaya naman galing sa vehicle vacuuming. So at kung outdoors naman, gagamit ng teaspoon para i-collect ang sample at ilagay sa plastic vial. At kung ito naman ay natagpuan sa tool, ang buong tool ay i-warp ng plastic then set to the laboratory for testing. So pag na-collect naman from the body, sample should be taken in regular intervals at ang spoon ay dapat pinapalitan kapag nagamit na ito. So every time magpapalit tayo ng teaspoon.
ay ng spoon. So, proceed po tayo sa last slide. The different laboratory tests for soil samples. So, laboratory test muna tayo. So, ang laboratory test, ang sample dapat naka-separate sa sample galing sa biktima, and the sample pertaining sa suspect, ang bawat sample at dapat may sariling examiner para maiwasan ng contamination. So, sa pag-e-exam ng sample, ang examiner ay gagamit ng microscopic analysis para mag-perform ng testing sa mineral content. So, density test. So, ang density test ay tumutulong sa pag-identify ng origin ng soil. Tinatawag din itong density gradient tube. Gradient tube. So, this test consists of adding liquid to 2 glass of tube. Ang liquid sa dalawang tube ay parehas lang pero ang reaction ay different. So, this represent 2 different densities pag nilagay po natin itong liquid na to sa dalawang tubes na yon. So, heat test ay pwede ding gamitin para sa soil reaction at ang electron microscope ay kayang i-exam ang structure of the mineral na nasa soil. So, ang examiner ay maghahanap ng soil sample na naglalaman ng biological evidence, which is saliva, semen, or blood. At kung ang biological evidence ay natagpuan sa soil sample, ang buong soil sample na yon ay isasend kagad sa laboratory for testing. Itetest po agad yon. So, sa soil quality observation naman, ay pwede din ma-analyze truth quality observation of physical properties. Ang dalawang sample ay i-compare on the basis ng color, texture, particle shape, and mineral composition. Ang kulay ng soil ay kaya makita ng ating human eye or ng human eye. Gayunpaman, kung ang soil sample ay nasa same moisture level, ang scientist ay papainitin ng sample hanggang ito ay matuyo upang makita ang accurate ng color para ma-compare silang dalawa. So, ito po ang different laboratory tests for soil samples. Pwede po, ito po mga ginagamit nila para po sa pagtitest ng soil sample. So, proceed na po tayo ulit sa front page. So, sa lesson objectives po tayo, define soil analysis. So, soil analysis nga po, sila nga po yung nagkakandak ng pagkocollect ng soil sample sa crime scene. So, sila na rin po yung mga nag-a-analyze sa laboratory. So, sa laboratory test naman po, for soil sample, ito naman po yung density test at yung microscopic analysis na which is ginagamit sa pag-identify ng mineral content sa soil sample at saka po ang heat test at ang qualitative observation. So, dito na po natatapos ang aking presentation. Mamalita ko yung ka. Maraming salamat po. God bless.